mga kaibigan ko at aming tatalakayin ang limang aralin o limang libro sa Timog Silangang Asya. Hello guys! Ito nga pala ang Pagkapsilang sa Jakarta na libro. Alam niyo ba ang napakalalim ng mensaheng ipinahatid sa atin ng Indonesian novelist na si Mokhtar Lubis nito? Marami na siyang librong nailathala. Kabilang dito ang Love, Death and Revolution, A Road with No End at Harimau, Harimau. Siya ay ipinanganak noong March 7, 1922 at sumakabulong buhay noong July 2, 2004. Sinasabi ang kanyang likhang takip silim sa Jakarta ang kauna-unahang Indonesian na nobela na naisalin sa wikang Ingles. Ang kwento ng takip silim sa Jakarta ay may mga tauhang nagnangalang Pak Ijo, Raden Kaslan at Fatma. Sa simula ng kwento ay may isang pulang Cadillac ang pumarada sa gilid ng kalsada ngunit hindi maayos at naaabot nito ang kalsada. Ang laman ng Cadillac ay sina Fatma at Raden Kaslan na mayaman at kakain noon sa isang restaurant. Kita ang pagkayaman nila nang umorder ito sa restaurant na hindi man lang tinitingnan kung magkano ang presyo. Samantalang si Pak Ijo ay isang mahirap na may pamilyang tumakas sa isang gera. Naghahanap buhay gamit ang lumang kalesa at matandang kabayo, payat at may sakit. Dahil sa gutom kaya't natutulog ito habang bumabiyahe ang kalesa. Ang kabayo nito'y sanay na sa kanya. Ngunit nang gabit hapon na iyon ay may aso't pusa na naghaharutan at naging sanhi ng pagpanit ng kabayo. Doon ay nabangga nito at nabasag ang bintana ng pulang Cadillac ni Raden Kaslan. Kaya't nais ni Raden na bayaran ni Pak Ijo ang nasira nito. Ngunit wala itong pambayad. Kaya't sabi niya na lamang ay kunin ang kanyang buhay kapalit ng nasira na. At sa huli, sabay na namatay ang kabayo at si Pak Ijo nang tuluyong lumubog ang araw noong takip silim. Nang mabasa ko ang librong ito, na-realize ko na dapat hindi mataas ang tingin mo sa iyong sarili na porket mayaman ka ay tatapak-tapakan mo na lamang ang mahihirap. At hindi lahat ng bagay ay nababayaran ng pera. Ngayon naman, aming tatalakayin ang bata-bata paano ka ginawa ni Luwalhati Bautista. Si Luwalhati Bautista ay isang bantog na manunulat na Pilipino na pinanganak sa Tondo, Maynila noong December 2, 1945. Kasabay sa pagkatapos ni Maya sa primaryang baitang, ay may ginusto rin siyang salihan na isang paligsahan, ngunit ito'y labag sa kalooban ni Leia. Sa talent show portion ay nagtanghal si Maya ng isang tula na hindi mo aasahan sa isang bata. Ngunit sa huli, siya pa rin ang naguhugi sa patimpalak. Ang panibagong apga naman ay may pamagat na puting kalapati ni Mutsitong Sandaigdigan. Ito ay pyesa ng author na si Dr. Usman Awang. Ayon sa nakalang naming impormasyon, siya ay ipinanganak noong 22 ng Hulyo noong 1600 sa Kuala Zemini, Johor, Malaysia. Ang kanyang mga sagisat ay Tong Katwaran, Adi Jaya, Amir at marami pang iba. Sangyumanista at kilala bilang tanyag na manunulat sa Singapore at Malaysia. Ngunit siya ay pumano na noong 29 ng Nobyembre, taong 2001 dahil sa sakit sa puso. Sinimulan niyang tahakong ang pagsulat noong 1946. Wala mong tala ukong sa petsa ng kanyang paggawa sa nasabing akda. Nahalala naman siya noong 1983 dahil sa kanyang bansag bilang National Poet Laureate at bilang isang aktibong humanista sa pamamagitan ng pagsulat. Sinali ng puting kalapati ni Puting Itong Sandaigdigan ni A.B. Julian. Kaya ang mensahe nito ay kaintindi-intindi para sa ating mga Pilipino. Ito ay isang tula na may 4 na 10, ginagamitan ng tugmaan ngunit walang sumpan. Isang sagunian na ang nagsabi na namuna si Dr. Usman Awang sa pagpapalaganap ng payak na pagbabago sa kanilang bansa. Ating masasabi na isa sa abla ng puting kalapati ni Puting Itong Sandaigdigan sa kanyang paraan upang makamit ang iniipong pagbabago ng mapayapa. Maraming opinion, sesyon at hakahaka tungkol sa simbolismo ni Dr. Awang sa kanilang. Ngunit ayon sa aming pagkakabasa, sinisimbolo ng kalapati na nibuti natin ang mundo sa pamamagitan ng pagmumuni-muni at pagsusuri sa ating sarili sa mga magaganda at hindi kaaya-aya nating mga gawain. Sumasalamin ang mundo walang katiyakan sa ugali nating mga tao na hindi natin nababantayan kundi
ang pagsusuri sa sarili na sinisimulo ng kalapati ang tanging paraan upang mabago ang ugali nating lahat para sa pagbabago sa henerasyon sa kasalukuyan. Ngayon naman, aking tatalakayin ang tatlong mukha ng kasamaan ni Uno na isinalin ni Ginang Salbasyon M. de las Alas na meron ang sangkatauhang makasalan. Ayon sa akda, ang tatlong mukha ng kasamaan ay galit, kamangmangan at kasakiman. Ayon sa akda, may tatlong bagay na hindi maiiwasan ng kahit sino mang tao. Ito ay ang pagtanda, karamdaman at kamatayan. So, ayon sa nilalaman ng tatlong mukha ng kasamaan, merong limang katangian ng tao mula sa kanyang pagsilang. Una, magpahalagan sa nakikita niyang kagandahan sa kapaligiran. Pangalawa, magpahalagan sa musika at awitin. Pangatlo, magpahalagan sa pagkain kanyang naiibigan. Pang-apat, makapag-uri ng iba't ibang halimuyak. Pang-lima, magpag-uri sa kagandahan ng sining ayon sa kanyang pamantayan. At ang dulot sa lipunan ng pagiging makasarili ng tao ay naghihirap ang mga tao, nakakagawa ng krimen, hindi nakakapag-aral at may mga taong hindi nakakapagtrabaho. Naman ang makapaghihintay ang Amerika na isinulat ni Dionisio S. Salazar na nagwagi ng unang gantimpala sa Gawad Palangka noong 1986. Salazar ay isang Pilipinong manunulat na sadyang nag-alay ng kanyang buhay at talento sa pagpapalagana, pagtatampok at pagpapaunlad ng panitikan sa ating bansa. Ang nilalaman nito ay tungkol sa mag-asawa na si Ligay at si Fidel kung saan nais ni Fidel magtungo sa Amerika. Ngunit nag-ibang kanyang desisyon dahil sa kanyang asawa na si Ligaya, mga anak at ang kanyang ina. Ipinahihiwatig nito na kahit maliit ang sweldo sa ating bansa ay marapit pa rin nating ialay ang ating angking talino sa ating bansa upang maiwasan ang tinatawag na brain drain.